nabili ko sa halagang 16,000 sa mall. Hindi ko na sabihin yung mall kung saan ko nabili na mall kasi kilala namang mall yun eh. Huwag na natin pang pasikatin pa lalo yung mall na yun. Nabili ko siya sa halagang 16,000. Meron ako nakita na ano sa mga yung sa online ba na store ba. May halagang 10,000, 13. Pero nabili ko siya sa halagang 16. Bumaba na siguro kaya ganun. Ang ano pala nito, ang ipapaliwanag ko yung SJ8 na action cam. Kung ano yung mga spec niya, ano yung kinakaganda niya. Tsaka bakit ko nga pala to ngayon lang ni review. Gawa nang sinubukan ko muna siya. Sinubukan ko muna siya nang maraming beses hanggang sa nakita ko quality siya. Kasi marami din ako nababasa sa Facebook na marami nagtatanong na ano daw mas magandang action cam. Ang may recommend ko ito SJ8 na Pro. Tatlong klase pala tong SJ8, merong SJ8 na Air, tapos SJ8 na Plus. Ito yung pangatlo na SJ8 Pro. Ang pala nito, kinabit ko yung yung ganito, yung action cam na to sa helmet ko. Ito. Ipapakita ko yung saan ko siya kinabit. Ano? Ganyan siya. Tinakpan ko muna yung lens niya. Yan. Kasi pag hindi ko siya ginagamit, tinatakpan ko siya. Kasi delikado to. Pag nagasgasan, mahirap maghanap ng kapalit. Kaya pag hindi ko siya ginagamit, ginatakpan ko muna siya. Tapos, binilihan ko siya ng mounting sa helmet. Pag binili niyo yung action cam na to, wala siyang ganito, yung ibang mount sa helmet. Kailangan mo pa talang gastusan yung mga accessories niya. Wala siyang charger. Kasi kina-charge ko to dati sa mismo dito sa action cam. Kailangan binilihan ko siya ng charger niya. Tapos extra battery. Pag bilhin mo siya, ang mga nandoon lang sa box, ipapakita ko. Ito. Nabuksan ko na to ginamit ko muna bago ko siya ni-review. Bago ko siya ni-review sa inyo. Ayan ipapakita ko. Ito lang yung magiging laman niya pag as in bumili kayo nito. Ayan Ayan. Ito lang, puro mga ganito. Ayan. Itong lagay sa kung saan nyo pwedeng idikit. Sticker yan. Yung kulay pula na yun, sticker yan. Sticker yan. Ito lang siya. Ayan itura niya. Yan lang ang pin niya. Tapos pa muna sa lens. Tapos ito, yung mga ganito. Ayan. Yan. Yan ang mga previous niya lang na accessories. Yan o. Bala na kayo kung saan yung i-mount. Yan. Full ganito. Parami yan. Yan. May extrang lens siya. Extrang lens. Yung sa akin, yung cover nito na plastic, hindi ko tinanggal. Kasi, yung mga nagagasgas ba? Kasi, pag ginagamit natin, hindi may iwasan na magasgasan. Kaya yung plastic niya na cover, hindi ko tinanggal. Yan o. Panglagay sa, halimbawa, sa bike, ganyan. Yan lang naman niya. Wala nang iba. Ito. Yan lang siya. Pagka binili mo, yan lang niya. Kaya kailangan, bilhin mo nito. Yan. Charger niya. Kasi, may mga nagiging problema pagka hindi mo bibili ng ganito, ng charger. Kasi tulad niyan, yung luma ko na yung mismong yung battery niya, pagka bilhin mo, yung isang battery, lumulubo siya pagka i-charge mo sa action cam. Lumulubo siya. Kaya dito mo siya kailangan na ilagay na pag nag-charge ka. Ngayon, yung tinanay ko kanina na tanggalin, hindi ko na nahirapan ang tanggalin. Yung battery dito. Ito. Ayan. Tanggalin ko muna.
Ito yung sa mic. Oh, kailangan mo rin bilhin ng mic. Yung external mic niya kasi yung internal niya. Ito yung mic niyo. Ito. Ayan, yung bilog na limang butas, yan yung mic niya. Pakita mamaya para ano. Ano to, ang type ng ano nito, type C. Yan, pang cellphone. Oh, tsaka pag wala siyang pre na charger. Ang meron lang siya yung wire niya, yung kumbaga ang gagamitin mo yung charger ng cellphone, i-connect mo lang siya. Yan. Yun lang ang pre niya, yung wire. Ipakita ko sa inyo. Yan. Ganyan yung pagano niyo. Talagang gagastusan mo pag bumili ka nito. Kasi yan lang ang previous niya eh. Yan. Ito siya oh. Ganyan itsura niya oh. Ayan oh. Yan. Ganyan ang pag-alagay. Ito yung mic. Yung mic na nabili ko. Mga siguro halaga niya 300 plus. Yan. Ito yung mic niya. Linagay ko sa loob. Kasi yung mic niya hindi pwedeng mabasa. Kaya kailangan mong iwasan na ano. Ito palang action cam na to, hindi to siya waterproof. Kaya meron siyang ganito. Yan, ganito. Yan o. Oh. Oh, yan, ayan, plastic na yan. Hindi ko tinanggal yan para iwas kaskas. Ayan o. Oh. Hindi siya waterproof. Ito yung ano niya, para maging waterproof. Hindi siya all weather. Kaba iniisip nyo, all weather to. Hindi. Hindi siya waterproof. Yung mic niya, nilagay ko sa loob. Yan, nilagay ko sa loob o. Oh. Yan, nilagay ko sa loob gawa ng hindi siya pwede mabasa. Kaya pag umulan, kahit hindi mo natanggalin yung mic, ito lang, ipasok mo sa loob. Ayan, kahit umulan siya, hindi siya papasukin ng kasi meron bang siyang sa lens ng helmet. Ayan. Ayan, yan ang niya. Kailan, bibili ka pa na ito. Tsaka finish glue na siya, hindi na siya kailangan tanggal-tanggalin pa. Ayan, hindi mo na kailangan tanggal-tanggalin. Ngayon, papaliwanag ko yung nito. Yung video pala nito, makikita nyo sa mga una kong ginawang vlog na yung nag-travel ako sa Pililla Rizal, sa Windmill. Tapos doon sa isa pa na ang biyahe namin sa Batangas. Yung sa Fountain of Hope. Kung alam nyo yung Fountain of Hope sa Batangas, i-search nyo, sikat yun. Dinadayo ng mga yun sa Batangas ng mga nagra-rides. Ngayon, papaliwanag ko, maganda to. Oh, ito na ang problema niya. Oh. Ito na nagiging issue niya. Mga issue, sisayhin ko. Kasi, ito muna ipakita ko. Ayan, oh. Napuputol siya. Yung una niya naging issue, yan. Oh. Ginamit ko siya almost 4 months. Ito na yung issue niya. Nababasag yung niya. Kailangan ko pang bilihan ng ulit ng panibagong ganito. Ngayon, tatanggalin ko muna siya para makita nyo. Oh, ito, ilalapit ko ah. Itong butas na to, ito yung microphone. Yung ubaga, internal niya. Yung external niya kanina, yung nakagabit sa helmet ko na binili. Yun, doon ko nilagay. Yung external to, connection ng USB. Yan. USB yan, type C. Oh. Kaya kung may cellphone kayo na ang charger niya type C, pwedeng-pwede ito. Tapos ito yung on off. Ipipress mo lang siya, long press, tapos bitaw. Mag-on na siya. Pagka ito naman, itong banda ito. Ano to? Pag na-on mo na siya, gusto mong mag-play ng video. I-click mo siya, may red button na meret na indication, pictures dito. Sample ko, para makita nyo. Ilolong press mo na yung gilid. Ayan, papakita ko, Ilolong press yung gilid. Ayan. Ito yung on-off. Ayan, iilaw siya. Ayan yung mga indication niya, iilaw. Ayan, Ayan, makikita nyo. Ngayon, nakasarado. Kasi, kaya ganito, walang liwanag, wala siyang pictures. Wala siya yung sa monitor niya, sa LCD niya. Kasi may cover. Tatanggalin ko, ayan o. Kikita na ako, di ba? Ayan. Ngayon, para
para mag-play siya, kailangan mong i-press to. Ito. Yan. Kailangan mo itong i-press para mag-play siya. Ngayon, indication niya, ano? Oh. Makikita nyo, pag sa helmet, nakasot kayo ng helmet, nakikita nyo itong kulay blue. Ibig sabihin, naka-on na siya. Kahit hindi nyo agad, hindi nyo natanggalin yung helmet nyo. Yan. Ngayon, i-play ko, ha? Papakita sa inyo. Pipindutin ko itong sa taas para mag-play. Kita ba? Kikita yung ano, yung naka-on. Ipi-play ko para mag-play. Makikita nyo, ano yung nakita nyo sa indication, di ba? Ano nakita nyo sa indication? Sa taas, uy, red. Ayan, diba sa taas, may nakalagay na pula. Ibig sabihin, nagpi-play na yan. Automatic na nagpi-play na yan hanggang sa ano. Meron pala tong timer, kusa siyang yung lens niya. Itong ano niya, lens niya sa ano, sa screen. Kusa siya nag-off kasi sinet ko after 3 minutes, kusa siya mag-off, pero naka-play pa rin 'yan. Paano mo malaman na naka-play? Ayan oh, nagbi-blink siya. Ayan oh, nagbi-blink siya. Oh, ayan. Kusa siya nag-off, 'di ba? Kusa siya nag-off, nilagay ko siya ng timer na after 3 minutes, kusa siya mag-off, pero naka-play pa rin siya. Ayan oh. Ayan ang indication niya na gumagana. Ayan nyo. Ayan yung indication niya na gumagana siya kahit na naka-off yung ano. Ito rin pala, in-off ko yung ano niya, yung sa harapan na front screen. In-off ko rin yan para hindi siya mabilis malumat. Kasi ang lifespan ng battery ng action cam, ano lang, pag steady on siya, steady on, 3 hours may get, kusa siyang mamamatay, ibig sabihin, wala na, lobat na yung, yung battery niya. Yun ang indication na gagamitin mo lang siya sa 3 oras kung nag-rage ka na, orasan mo, pagkainon mo, orasan mo, para alam mo na biyay kayo ng biyay, off na pala yung, action cam nyo, hindi nyo namamalayan. Pero, ito pala, touchscreen yan. Pag inawakan mo, itong SJ8 touchscreen. Touchscreen 'yan. Oh. Sample ko yung touchscreen. Yan. I-stop ko muna pala para makita niyo yung video. Yan. Oh, yan, ni-stop ko na. Ito rin ulit ang pipindutin niyo. Tapos i-play ito. Itong kita niyo na parang video na na logo. I-click nyo lang yan. Yan. Kita nyo. Tapos ito yung dalawa siya. Video at saka photo. Yan ang pictures ng SJ Pro. Video at saka photo. Pwede ka mag-picture. Bukod sa video. Yan. I-click mo lang itong ng logo ng video. Yan. Lilitaw na siya. Ito yung ginawa ko kanina. Ayan . Yan. Yeah, kita nyo. Wala na siyang wala pa siyang external na mic. Pero maririnig nyo agad yung lumalabas dito kasi ang laki ng speaker niya. Ito yung speaker niya. Dito mo maririnig siya. Ayan, pag play mo, kahit wala kang nilagay na speaker. Ito palang SJ Pro na to. SJ8 Pro. Wi-Fi. Pwede siyang ikunig sa Wi-Fi. Pero dapat, yung cellphone nyo, may apps ng SJ8 Pro. Para mag-connect yung itong SJ8 Pro Action Cam bukod dun sa cellphone. Yung pag nag-play ka na, magkoconnect na dun nalalabas sa cellphone nyo. Doon na lalabas sa cellphone nyo yung kung ano yung nandito sa action cam. Doon na siya magpi-play. Doon na siya magre-record. Ayan o. Yan ang ano niya o. Kung gano'n ka ano. Diba? Yan ang pictures niya. I-stop ko muna. Pag-i-stop. Ito mo. Pakita ko lang. Baka sabihin nyo hindi touchscreen eh. Ayan o. Minto na. I-play ko ulit. Oop.
Sobrang. Yan, oh yan, nag-play na. Ang ano pala lang, ano, paliwanag ko, no, lahat-lahat. Kasi, i-review ko lang yung manual ng, ano, ng, i-review ko sa inyo yung manual ng, SJ8 Pro. Ang ano pala nito, ang screen, ang ano ng screen ng ano ng LCD 2.33 touch screen. Ayun. Tapos yung front niya 0.96 ito. Ito. 0.96 ang screen niya. Tapos yung sensor niya meron Sony IMX377. Tapos yung lens niya, itong lens na ito, ito, itong bilog 170 degree. Yan. Ang contain niya two glass yung sa loob niya. Dito ano to, lumalapit na to sa ano ng GoPro. GoPro ko sana, GoPro sana yung bibiling ko nung una eh. Kaso na short sa budget. Mga ano kasi siya eh. Worth 29,000. Ngayon, ito, medyo konti lang diferensya. Mag-GoPro sana ako. Tapos yung resolution niya, mataas. May 4K Ultra, may 4K 3840. Yan. Tapos, yung pinakamababa niya, 720. Tapos, 24 FPX. Yung audio niya, mic and speaker, yan. Ito yung speaker niya, ito yung mic. Yung storage, yung kaya niyang ano, yung kaya niyang kung kayang ilagay dito na storage, yung kumbaga memory niya, ano siya, pwede siya sa 32 gig, 64, tapos 128. Yung nakalagay dito ngayon sa ano, sa internal memory niya ay ano, micro SD. Wala to internal ha, kumbaga binili lang ko siya ng micro SD. Ang lagay ko dito 128 gig. Yun lang ang spec niya. Tapos ipakita ko sa inyo yung mga menu nito para makita nyo. Ayan, oh. Ito yung ano niya, meron siyang ano sa language. Ito yung wifi, oh. Yan. Pakita ko lang ito, merong sa Wi-Fi. Wi-Fi frequency, audio on off. Yan oh. LCD on off. Tapos front display ito, i-on mo lang 'to kasi naka-off yung itong front display. To. Pakikita ko sa inyo, i-on ko ah. Baka sabihin niyo hindi gumagana talaga eh. I-on ko tong front display. Itong front display niya na ang ano niya, ang LCD niya 0.96, i-on ko. Click ko lang 'to. Yan. Yan oh. On. Naka-off kasi. On. Yan oh. Yan siya. Nag-on oh. Kita niyo? Saglit lang. Naglo-loading din 'yan eh. Antayin lang konti. Mamaya balikan na natin. Inan ko muna eh. Tapos, meron siyang ano, indicator light. Ayan o. Marami siya. Pwede siyang marotate. Nakapix siya sa akin na pag nagbibideo ko, ganito. Pwede siyang gumanito kung i-on mo itong rotate. Bright. Sa bright niya, pwede mo rin ma-adjust. Sa mic. Ayan o. Oop. Sa mic. Ayan o. Ayan. Pwede rin ma-display yung ano nito, date, daytime, araw. Yan. Hop. Cancel. Yan. Tapos sa ano niya, sinet ko siya na ano, yung pinakamababang ano sa ano ba, sa resolution ng ano ng video na ano ko, sinet ko siya na 720. Kasi May mga video ko na ano, na nagawa nung una, ano, sobrang liwanag. Kumbaga masyado nang maliwanag yung ano niya, nakikreate na video kaya nilagay ko to. Ang ano nangyayari niya, ano,
may dark na color. Yan. Yan, oh. Pwede mong i-zoom. Ito, ito. Itong plus. Zoom yan. Ito, minus. Zoom. O, yan, oh. Kita nyo? Kita nyo? Nagsusoom. O, yan, oh. Zoom yan. Pwede siyang i-zoom. Yan. Yan ang mga spec niya. Ito, yung nakikita nyo, yung battery sa taas. Kung gano'n na lang yung battery niya. Tapos ito. Kung gano'n na yung sinet na... Sinet ko siya na ano... marirecord siya ng 10 minutes tapos mapuputol, record na naman 10 minutes yun, pwede siyang iset ng ano, pinakamataas itong masiset mo na nagpiplay na video na 20 minutes tapos maghihinto, piplay ulit another 20 minutes na naman yun siya. Ngayon pala, binilihan ko siya ng ano, ang ano ko lang nito kasi madaling malobat, binilihan ko siya ng power bank. Tapos, binili lang ko siya ng extra battery. Ito yung binili ko na power bank. Ayan, o. Oh. Ayan. Hindi ko pa siya nabuksan. Eh, kasi, try, ano, hindi ko pa siya nabuksan, hindi ko pa siya nagagamit. Ngayon, marami naman na nagsabi sa akin na maganda to. Pwede mo siya, pwede daw siyang ma-charge na 10 beses o higit pa. Pwede mo siyang gamitin. Papakita ko yung ano niya, yung power bank. Kasi meron ako napupunta na ano eh. Hindi ka lang pwedeng kaycharge sa bahay na nasa biyahe ka. Ngayon, bumili ako ng ganito. Nabili ko siya sa halagang ano, 2.5 yung presyon nito. Yan. Pagka bibili mo sa SM, ay, ano, bibili mo sa mall, 2.5. Meron na mas mura sa online. Yan. Bahala na kayo sa inyo bilhin. Ayan. Papakita ko sa inyo kung ano. Laki siya. Balki siyang dalahin. Malaki. Pero kasi inano ko malaki para kahit na ilang araw kami dun sa ano, sa pupuntahan ko, eh, hindi siya madaling malobat. Ayan siya. Kung tingnan niyo muna, malaki. Ayan. Ayan. May manual din siya. Saka ako nabasahin. Pakita ko muna sa inyo. Ayan. Oh, gano'ng kalaki, oh. Ayan. Ayan, oh. Oh, USB type ang ano niya. Cord niya. Ayan, tsura niya. Laki, oh. Dalawang ano, dalawang tag dito, connector, dalawa, ayan. May type C, USB, ayan, dalawang klase. Ayan. Tapos ang ano niya, ang tag dito, ano ba tag dito? Yung watch niya to 22.5 watts. Tapos 6,000 ang ano niya, amperahe. Ayan. Pag ayan mo, titingnan iyon natin. Ayan, 75% ang ano, ang nakalagay pa sa kanya. Ayan, nakita ba? 75. Oh, kita. Di ba? Romos. Shoutout ko na yung Romos. Laki ng ano. I-try na, try ko pa to kung tama nga yung ano, sabi nila na higit 10 beses mo i-charge yung ano, yung cellphone. O kaya ito, charge. Yan ang ano niyan. 10 beses. O higit pa. Yeah. Hindi ko muna siya i-charge po, gamitin ko muna siya, i-drain ko muna ng gusto. Yeah. Yung kung ano pala, kung may katanungan pa kayo dito, kung ako lang kayo sa paliwanag, paliwanag ko sa inyo, sa review dito, sa review ko dito sa ano na to, sa Action Cam na to, i-comment nyo lang. I-comment nyo lang. Huwag kayong mahiyang mag-comment sa video na to. Kasi, ano eh. Yung mga video pala nito, nandun sa mga unang kong vlog.
Tapos lalagyan ko rin tong video na to na yung latest na video, yung sinasabi ko na dark color yung ano niya, resolution niya na na-produce. Kasi yung isa kong mga muna kong mga nagawa eh masyadong bright. Sobra sa liwanag talaga as in hindi mo maaninag yung ano ibang ano ibang images maliban na lang kung ilalapit siya doon siya ka lang siya maaninag. Kaya binago ko, nilagyan ko ng dark color. Yung parang ani-anino ba. Na kahit sumikat na yung, sikat na yung araw, eh, may itim pa rin yung labas niya. Yan. Sana nagustuhan yung video ko, pa-like na lang, pa-share, at pa-subscribe sa video na to. Sana nagustuhan yung video ko sa SJ8 Plus, Pro, SJ8 Pro. Kasi tatlo tong klase, SJ8 Plus, tsaka Pro. Maraming salamat. Sana nagustuhan yung video ko. Nga pala dun sa ano sa mga tumatangkilik sa video ko, sana enjoy kayo sa video na to. Maraming salamat. Susunod ulit sa video. Antabayan na niyo ulit.